Hindi po kakaiba sa atin ang magkaroon ng karanasan sa bagyo. Pag kami mga bagyo, hindi yan bago sa atin. Hindi ito kakaiba. Sabagat maraming bagyong dumarating sa ating bansa, yan ay sanay naman tayo. Akala natin masyadong advanced ngayong ating panahon dahil pwede na mag-predict ng mga storms, nakikita ng mga satellites that storms can be tracked. But once upon a time, or in a very definite moments in time, storms could not only be tracked nor detected, but they could be rebuked. At ito ang nakita natin sa Biblia. Minsan, ang isang bagyo ay pinatigil ng Panginoon, pinayapa ang alon, pinayapa ang hangin, at ang bagyo ay naitaboy. Pag-aaral natin ngayon, pinamagitan po natin, rebuke the storm. Pigilan, pagalitan, paalisin ang bagyo. Mateo 8:23-27. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na bagyo, isang unos at halos matabunan ng alon ang bangka. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami. Lulubog tayo, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Natawa, mulit-muli tayong pagpalain ng Panginoon sa kwentong ito na mulit-muli naman nating na sa sariwa na pag-aaralan at nababasa. Let's take a look at the symbolism of the story, because our symbolisms can make the story very relevant to us today. Mga pakahulugan, pagpapakahulugan sa elemento ng kwento. The boat is life itself. Yung bangka na kanilang sinakyan ay maaari yan ang ating buhay. Yan ang bakang sinasakyan mo, yan ang iyong buhay, yan ang iyong biyahe. It is a journey. And in the story, we're going to choose who symbolize us. It could be none other than the disciples. We are the disciples, and God or Jesus leads us into life, into living. Isinilang ka sa isang mundo, sa mundo mo na very unique. Pwede isinilang ka sa Blooming Tree, isinilang ka halimbawa sa Goo. Kahit maraming ipinapanganak doon, yung mundo na sinilangan mo, yung konteksto mo, yung mga magulang mo, pangalan mo, yung genes mo, unique yon. Ikaw lang ang meron nun. So you are born into your world. And Jesus leads us into life, into living that life we were born into. Then storms can come up on our lake, in our world. The so-called Sea of Galilee is actually a lake. At doon nangyari ang ating kwento, at doon nagkaroon ng bagyo. Such storms that can come up in our lives can be physical. It can be something that is very, very bodily true in our lives. Nangyayari sa ating katawan, sa ating kapaligiran. It can be a mental storm. Pagdadalawang isip, pagdadalawang loob, pagkalito. It can be an emotional storm or a spiritual storm. Maraming uri ng bagyo na maaaring bigla na lang bumugso sa ating nananahimik na buhay. And then we get scared, like the disciples. We get gripped by various degrees of fear and desperation. Iba't ibang antas, lalim, lakas ng takot ang maaaring sumasakmal sa atin. And we pray, like the disciples. Natutulog ang Panginoong Jesus, ginising nila, sila ay nakiusap na gumawa ng paraan sapagkat lulubog daw sila. We pray. We seek strength beyond ours, or we seek strength beyond what we think we have. Kaya nagdadasal ang tao. Kaya pumupunta sa doktor, kaya pumupunta sa counselor o sa tagapayo, sapagkat naghahanap ng lakas na sa kanyang paningin at pananaw ay wala sa kanya, kailangan hanapin niya sa labas. And just like in the story, Jesus rebukes the storm. God can rebuke the danger, the threat, the illness, the problem that plague us. Mga nagpapahirap, tumatakot, gumagambala sa atin ay maaaring pigilin ng Diyos. And just like in the story, the winds and the waves can calm down or go away. Then we wonder, we believe, we worship. What are the possible lessons that can be gleaned
from this story? Siyempre, yung kwento, maganda lang kung maganda, pero anong mapapala natin? Anong maaaring mga aral na mapupulot dito? Unang-una, life will have unexpected storms. Sabi sa Juan 16:33, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. At sabi ni Balagtas, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamayay sukat tibayan ang dibdib. Dapat nakalaan ang puso mo na may tarating na bagyo. Sometimes it rains on your parade. Meron kang mga picnic na biglang binabagyo. Meron kang garden wedding na biglang inuulan. Meron kang mga birthday celebration na walang dumarating. Meron kang mga kursong hindi mo agad natatapos. Meron kang planong hindi nabubuo. Meron kang pag-ibig na hindi namumulaklak. Nangyayari yon. Roma 2:9, paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat nilalang. We were born into an imperfect world, and so there can be no perfect life. But because storms will always happen, therefore they should be expected. They should only be natural. Para mga kababayan natin, nagtataka ko, tuwing na lang tag-araw, ang init. Siyempre, tag-araw, nasa Pilipinas ka, nagtaka ka pa. Dahil Pilipinas to eh, hindi kakataka yun. Pupunta ka sa Saudi Arabia, sa ang init, natural. Pupunta ka halimbawa sa Northern Canada, ang ginaw, natural. Dapat inaasahan na yung mga bagay na yan. Now, the Sea of Galilee is a very interesting geographical location. Sapagkat ito pong lawa na ito ay naliligid ng mga matataas sa bundok na nagmimistula tuloy itong parang palanggana, parang Taal Lake, naliligid ng ridge ng mataas sa bundok. Ngayon, pagka umiihip ang malamig na hangin mula sa Mediterranean Sea, at ito ay kumakatagpo sa mainit na hangin na tumataas, pumapailang lang mula doon sa Sea of Galilee, biglang nagkakabagyo. Kaya hindi katakataka na biglang nagkakabagyo. Maliit lang naman yung lawa na yan, magsisimula kang mamangka, tahimik na tahimik ang panahon, pero doon na nasa gitna ka na biglang babagyo, natural lang yon. At yun ang nangyari sa paglalakbay na ito na ating sinasariwa. What other lesson can we learn, aside from the fact that life will have unexpected storms? That we can call on Jesus. That we can call on God to help us. May Diyos. Mayroon tayong pwedeng tawagan kung tayo nagigipit, kung tayo nangangailangan. Awit 34:17-19, agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Mahalaga na naiisip ng tao na hindi siya nag-iisa sa pagharap sa mga bagyo. Na mayroong Diyos na maaring lapitan, at lalong-lalo namang mainam na mamuhay ng may katuwiran, kabanalan, sapagkat higit na dinidinig ng Diyos ang dalangin ng mga matuwid. Bagamat nakikinig din siya sa dalangin ng mga hindi matuwid. Pwede niyang pakinggan ang gusto niyang pakinggan, sapagkat siya ay Diyos. Sa katunayan, sa New Testament, sa ating pag-aaral, makikita po natin that there were many instances when people called on Jesus and He attended to them. May bulag, tatawag, Jesus, anak ni David, bigyan mo ako ng paningin. Bibigyan niya. Tatawagin siya ng mga ketongin, pagalingin mo kami, palinisin mo kami, linisin mo kami, gagawin naman niya. Yung mga tumatawag sa kanya, maging hindi sa pagtawag sa pamamagitan ng bibig. Katulad ni Zacchaeus, na umakyat ng puno para siya makita habang dumaraan, yung action na yon was louder than words. Ang ginawa ng Panginoon, siya mismo ang nag-imbita sa sarili niya na kumain sa bahay ni Zacchaeus at sila ay nakapagsarilinan. At si Zacchaeus ay napagpala. May Diyos na pwedeng tawagan at siya ay nakikinig. Another lesson we can learn is that Jesus, God, can rebuke the storm. Can calm the wind and the waves. Ano naman ang katuturan na may tinawagan ka, wala namang nagawa? Well, kumisa, nakakapagpalubag din ang loob natin yon, pero iba na yung ang tinatawag mo, mayroon naman talagang kayang gawin. Juan 16:33, sabi ng Panginoong Jesus, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Paano ka naman pupunta sa isang counselor, hihingi ka ng payo, tapos nung buksan yung pinto yung counselor, 5 years old, magtataka ka, ano naman ipapayo sa akin ito?
Kaya yung mga ibang matatanda, pupunta sa doktor, yung doktor, fresh graduate, batang-bata, sabi yung matanda, eh, naku, bata pa to, baka wala pa tong alam, huwag muna ito, baka pag-practicean pa lang tayo nito. So, napakahalaga na isipin natin yung sinabi ng Panginoong Jesus, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Dinanas ko na ang lahat ng temptation. Dinanas ko na ang kapighatian, ang pag-iisa, ang pangungulila, ang kalungkutan, ang itakwil. Naranasan ko na na ako'y pagsalitaan ng masasama, talikuran, maging ng mga kaibigan. So, kayang-kaya niya tayong tulungan sapagkat alam niya ang lahat ng uri ng ating mga emosyon, alam niya ang lahat ng uri ng kapighatian at kabiguan at kalungkutan, pag-iisa, hirap, alam niya yon. Qualified na qualified. Kaya napakasarap isipin na tayo may dumadaan sa mga bagyo ng buhay, merong Jesus na pwedeng tawagan. Hindi lang nakikinig, kayang kumilos. Not only available, but also able to help. And Jesus can help because He has triumphed over life's problems. That Jesus can calm not only the storm, but also us. Dalawa kasi ang dapat payapain. Tatandaan nyo, dalawa yung nangyayaring bagyo magkasabay. Yung bagyo sa labas, yung hangin, yung alon, at yung bagyo sa loob ng mga natakot na mga disciples. Ngayon, kahit anong bagyo ang mangyari sa labas, pwede namang walang talab sa inyo yan eh. Tingnan nyo si Jesus, tulog. Ngayon, kahit walang bagyo sa labas, kung talagang magulo kayo sa inyong kalooban, may bagyo pa rin. Sinasabi nga, the same heat that melts the wax, hardens the clay. Meron kayong mga kasama sa pamamangka, humangin at bumagyo, yung iba, tulog. Yung iba, nervyos na nervyos. Makikita nyo yan sa mga barko. Sa mga aeroplano, pag may turbulence, merong mga tulog lang, patuloy lang ng panonood ng TV o pagbabasa, meron naman talagang takot na. So, dalawa ang bagyo na nangyayari. Kung may bagyo sa labas, pwede nyo tulugan. Pwede rin naman kayong mag-alala. Pero kung minsan, kahit walang bagyo sa labas, kung talagang kayo mapag-alala, mapag-imbento ng bagyo, may bagyo rin kayo. Lugi kayo, dahil wala naman talaga. Yan ang nangyayari sa mga nerbyosa. Ang liit-liit na bagay, ang laki-laki na ng takot. Ang liit-liit na problema, minamalaki na. Dibdib palibhasay, di gawang magbata. Yan ang sinabi din ni Balagtas. Maliliit na problema ay minamalaki. Yung maliliit na bagay, papalakihin. Ang liit-liit na issue, pag-aawayan. Alam niyo kung bakit ganon? Kasi may bagyo sa loob yung tao. Kahit tahimik ang mundo, magulo siya. Hindi mo naman talaga siya inaaway, akala niya inaaway mo. Hindi mo naman talaga nililimot, akala nilimot mo, ayun pala, nalimutan mo lang. Iba naman yung nilimot at iba yung nalimutan. Hindi mo naman tinatapakan, natapakan mo lang. Galit na. Magkaiba yun eh. So, ano ang nasa loob natin? Payapa ba yung kalooban o magulo? Siyempre, yung pananaw natin sa buong mundo sa labas ay bibigyan ng kulay at hugis ng nangyayari sa ating kalooban. Kaya inuuna, nililinis ang loob, pinapayapa ang loob, pinapatahimik ang loob. Psalm 71:20, "Though you have made me see troubles, many and bitter, you will restore my life again. From the depths of the earth, you will again bring me up." A very, very powerful statement of faith. Na kahit hinahayaan mo akong dumaan sa bagyo, alam ko ilalampas mo ako dito. Kahit hinahayaan mo akong makakita ng mga suliranin, alam ko ito ay malulutas. At ang sinabi ng Panginoon sa Juan 14:27, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo." Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. An assurance of the Lord saying, "I do not give as the world gives. I give to you my own peace, my own brand of peace, my kind of peace. So don't let yourself be bothered. Do not worry. Do not be always troubled." So yung mga disciples, anong ginawa po nila nung may bagyo? Ginising ang nananahimik. At madalas ganun tayo.
Meron tayong mga bagyo sa buhay, gigisingin natin ang nananahimik. At salamat na lang, may mga kaibigan tayo, mga nagmamahal sa atin, na handa namang pagising. Hindi naman sila pinagalitan ni Jesus dahil ginising. Kaya mga kapatid, tayo man namimili, bawat moment, kung hindi ikaw yung may problema, baka ikaw yung gigisingan na may problema, ministry mo na yon. Kawang gawa, pag-ibig. Hindi lahat ng panahon, ikaw yung nanggigising. Kuminsan, ikaw yung gigisingin. At dapat handa rin tayo na hindi natin maliitin ang mga takot ng ating kapwa. Sapagkat takot niya yun eh, anong magagawa mo? Kahit hindi ka natatakot, eh natatakot siya. Hindi mo pwedeng palitan yung realidad niya sa kanyang kalooban. That as we respect people, we respect their limitations, we respect even their own fears. The disciples could have done something better than waking Jesus up. They could have rebuked the storm themselves. Napakarami na nilang nakita ng Panginoon. Sila na may tinuruan, binigyan ng kapangyarihan. Nakikita nila ang Panginoon may kapangyarihan. At sila naman ay nabahira na, nahawahan, nabigyan ng ganito. Dapat kumilos na rin sila, nag-rebuke na rin sila nung bagyo na yun. So sa atin ding buhay mga kapatid, hindi naman kung lagi tayong may problema, lagi na lang din tayong manggigising ng kapwa. Bago natin isipin kung anong pwedeng gawin ng kapwa natin para sa ating problema, isipin muna natin kung anong pwede natin gawin. Because you can and you should rebuke the wind and the waves yourself. Why can we say that? Because man is designed and man is empowered to do so. Ang tao, nilikha, at binigyan ng Diyos ang kapangyarihan na pwede siyang kumilos at gumawa ng mga ginagawa rin ng Diyos. Genesis 1:27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Hindi naman tayo nilalang ayon sa larawan ng puno o ng pagong o ng papel. Tayo inilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Binigyan tayo ng Diyos ng kanyang essence, ng kanyang espiritu. Kaya marami tayong pwedeng gawin na akala natin hindi. 1 Korinto 6:19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating katawan, nandyan, hindi malayo, wala sa langit, nandito sa atin. Anong kahulugan nun? Anong kahulugan na nilikha tayo sa wangis ng Diyos? Na binigyan tayo ng mga katangian ng Diyos. Mateo 10:1-8. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Nakita niyo po ang pinagawa ng Panginoon sa kanyang mga disciples? Hindi laging, pag may poses, tawagin niyo ako. Pag merong may sakit, tawagin niyo ako. Pag merong may ketong, tawagin niyo ako. No. Sabi ni Lord, ibinibigay ko sa inyo ang kapangyarihang meron ako. May magagawa kayo kahit di niyo ako tawagin kasi ibinibigay ko na sa inyo yan. Naiisip ba natin yan, mga kapatid? Nilikha tayo sa wangis ng Diyos, nasa atin ang Espiritu ng Diyos, at ang mga tagasunod ni Jesus, binigyan niya ng kapangyarihan na gumawa ng kanyang mga ginagawa. Juan 14:12, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito. At nung yun ay sinubok ng kanyang mga alagad, anong nangyari? Lucas 10:17, masayang-masayang bumalik ang 72. So hindi lang yung 12 yung binigyan, yung ngayon, yung 72, lahat kasi ng nananalig, binibigyan. Iniulat nila sa Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumusuko sa amin dahil po sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Eh bakit lagi mong tatawagin pag meron kang pwedeng gawin? Bakit lagi ka na lamang na nalulungkot, natatakot, nanghihina? Dahil nalilimutan natin kung sino tayo.
na tayo nilikha sa wangis ng Diyos, may Espiritu ng Diyos sa atin, binigyan na tayo ng kapangyarihan, pati mga demonyo sumusuko. Kaya hindi bagay sa mga tao na sila ang sumuko sa demonyo. Hindi bagay sa taong sabihin, tao lang ako, kaya wala ako magagawa. Hindi bagay sa tao na lagi na lamang nabigyan ng excuse ang sarili para manghina, para matakot, sapagkat ibinigay sa atin ang kapangyarihan. So what is the challenge of the story? Do a Jesus. Do what the disciples could have done. Rebuke your own winds. Rebuke your own waves. Mangangaralabing isa, sampu, iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Palayasin mo sa buhay mo ang mga problema mo. Palayasin mo sa buhay mo ang iyong mga takot, ang iyong mga nerbiyos, ang iyong mga panghihina. Learn how and put to use your God-given powers. Dahil meron. At hindi po yan pagyayabang, hindi yan pagdedeklara ng independence from God. Paggalang lang yan sa ibinigay ng Diyos sa atin. Ibinigay niya, ibig sabihin gusto niya gamitin natin. Mga kapatid, ano po ang mga alon sa buhay niyo? Ano yung mga hangin? Ano yung mga bagyo? Maari yan, mga fear, mga phobia. Takot na takot kayo sa ganito at sa ganyan. Takot ka sa heights. Takot ka sa mga enclosed structures. Takot ka sa ahas. Takot ka sa number 13. Alam nyo, may pangalan yung fear of the number 13. Triskaidekaphobia. No? Ang dami ng phobia. Takot ka sa ganito, takot ka sa ganon. May mga takot kumain ng ganito, baka ma-allergy. May takot magpa-opera, baka hindi na siya magising. Ang daming takot ng tao. At yan ang nagpapalit ng ating mundo. Yan ang pumipigil na matupad ang ating mga pangarap, malasap natin ang mga magagandang bagay sa buhay dahil lagi na lang tayong takot. Huwag nyo nang ipagdasal yan. Palayasin nyo na lang ang takot nyo. Kasi binigyan tayo ng kapangyarihan. Meron tayong mga iba pang mga winds and waves, our weaknesses, our insecurities, our feelings of inadequacy. Lagi kang may inferiority complex. Ayaw mong pumunta sa mga formal dinner kasi hindi mo alam kung dadamputin mong tinidor dahil tatlo. Hindi ipinagdadasal yan. Pinag-aaralan. Palayasin mo yung ignorance. Pag-aralan mo yan sandali, alam mo na bukas matapang ka na. Meron mga hindi makaharap sa mga tao dahil nahihiya, dahil ganyan, dahil bungi, hindi makangiti. Magpalagay ka ng bustiso. So, wala po akong pera. Bili ka na bili ng load tas walang pera. Diba? Pwede yan. Gawan mo yan ng paraan. Hindi pwedeng ikinahihiya mo yung kabungian mo tas kakamatayan mo na pati bangkay mo bungi. Gumawa ka ng paraan. Meron kang kapangyarihan na binigay sa'yo ng Diyos. Sabi nga nila, if there's a will, there's a way. Tas may Diyos pa, di lalo nang pwede. We cannot forever hide behind our weaknesses. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi kasi ako nakapag-aral o kasi mahirap lang ako nung ipinanganak kami. Ganito lang ako. Di gumawa ka ng paraan para improvein yan. Hindi yung reklamo mo 10 years ago, reklamo mo pa rin ngayon. At kung mabubuhay ka pa hanggang 10 years from now, yung pa rin na magiging reklamo mo. Dahil wala ka namang ginawang paraan eh. You've got to rebuke your own storms. You've got to expand your own limitations. And most of those limitations are self-imposed. You've got to deal with your hang-ups. So look into your inner self for God-given power and for God-given strength. Hindi laging pag nangangailangan ka, pupunta ka sa kapitbahay. Ambisyonin mo naman at gawin mo ng paraan na ang mga pangangailangan mo, maproduce mo. Because we were given powers by God to be productive and to be fruitful. Hindi kailangan tuwing nalulungkot ka na lamang, eh meron kang iiyak ka na ibang tao. Matuto ka rin dapat na iproseso ang sarili mo mga kalungkutan. Kailangan tingnan mo ang kalooban mo at humanap ka ng mga lakas na nanggagaling doon. Hindi ka pwedeng ang lungkot-lungkot mo lang dahil wala si Papa. Eh, talaga namang hindi laging nandyan yan. Kaya kailangan matuto kang tumitinding sa sarili mo. Nakaka-invento ka ng sarili mong saya at sariling kahulugan sa buhay. With or without people around. It is nice to have people around, but you know, it is impossible for them to be around all the time. Pag lagi mong isinasandal, iniaasa, ipinagpapalimos ang kaligayahan mo sa pag-ibig ng iba, magiging maralita ka buong buhay. Kailangan marunong ka rin umibig sa iyong sarili. Mag-produce ng sarili mong happiness kahit ka nag-iisa. Makipag-chess ka sa anino mo, pwede yon. Makipag-tango ka sa sarili mo, makipag-tennis ka sa sarili mo, pag ninusto mong mangyari yon, magagawa mo. Pero pag lagi kang nakasandal sa iba, para kang baging, kailangan lagi may pinakapitan at pinupulupitan, kawawa ka naman lagi.
Look into yourself because you were fearfully and wonderfully made. Hindi ka dapat nakaasa ng nakaasa ng nakaasa. Samantalang, paminsan-minsan, masarap na may kasalo sa buhay. Pero dapat kahit nag-iisa ka, you're comfortable with yourself. Kaya mo. Sapagkat hindi ka naman talaga nag-iisa dahil pinananahanan ka ng Espiritu ng Diyos. Pag sinasabi mong nag-iisa ako, iniinsulto mo ang Diyos, sasabihin ng Diyos, hindi mo ba ako binibilang? Nandito ako, ba't mo sasabihin nag-iisa ka? Para naman ako hindi nandito, para naman I do not exist here. And it insults God. So rebuke the storms yourself. Hindi na kailangan laging gisingin si Jesus. Do something to drive them away. Do something to drive them out of your life. Mateo 16:19. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa, ay ipahintulot din sa langit. May mga controversial readings ang verse na ito, pero isa lang ang talagang tunay na diwa. I'm giving you power. And that power is given by heaven, and when you exercise it, it will be recognized by heaven. Ang itali mo sa lupa, itatali sa langit. Ang pawalan mo sa lupa, pawawalan sa langit. So mga kapatid, ba't hindi natin pawalan ang ating mga sarili? Mula sa mga kadena na gumagapo sa atin, sa mga limitasyon na ating inimbento o kaya tinanggap dahil ibinigay ng iba. Kailangan, pawalan mo yan para mapawalan ka sa langit. Hindi ka pwedeng dasal sa langit, pawalan mo ko, pero ikaw, itinatali mo yung sarili. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, palakasin niyo ako, pero wala kang ginagawa para palakasin din ang iyong sarili. Kailangan meron kang gawin. It must come from within. Galing sa kalooban. Dahil yung kalooban natin at yung langit iisa dahil tayo'y tinatahanan ng Espiritu ng Diyos. You don't always look outward because God is in us. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, God with us, God in us. Hindi tayo yung God, ha? Pero God in us. Dapat ating ma-develop yung power na yun. Of course, many religious teachings will not want that developed because most religious institutions want to be an arbiter between God and man. Gusto niya laging namamagitan, hindi ka makalapit sa Diyos kung hindi ka dadaan sa religious teachers, religious institutions, religious rituals, because it was religion in the center of the economy. Pero ang totoo niyan, dinala ni Jesus ang kaharian ng Diyos diretso sa puso ng mananampalataya. Kaya nga siya pinatay ng mga taga-templo eh. Kasi diniretso niya sa tao. Para rin sa Greek mythology, ninakaw ng isang Diyos, yung apoy mula sa Olympus, dinala sa tao. Binigyan ng kapangyarihan ang tao. May kapangyarihan tayo. Huwag tayong umarte-arte dyan na para kang walang kapangyarihan, para kang mahina, lagi ka nalang takot, lagi ka nalang ninenerbios. Hindi natin dapat binibigyan niya ng puhang sa ating puso. Mateo 18:18, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Marami na namang controversial readings yan. Pero isa pa rin ang nananaig na kahulugan. God will honor in heaven what you honor here on earth. As it is here, it will be in heaven. Kaya ang binabaliktad natin ng panalangin, mapasa amin ang kaharian mo. Thy kingdom come. As above, so below. Pero ang ginagawa natin, as below, so above. So pag sinabi mong, pangit kasi ako, o di i-honor ng langit. Sabi mo, pangit ka, di pangit ka. Mahina kasi ako eh, o di mahina ka. Wala akong magagawa, o di wala kang magagawa. Yan ang i-declare mo sa sarili mo eh. Yan ang itinali mo sa lupa, e di itali sa langit. Bakit ganun kahulugan? Kasi binigyan tayo ng free will. Yung will mo masusunod. Kaya ibinigay yun, isa yun sa mga katangian ng tao na katangian ng Diyos. Merong will. May sariling kalooban. So kung niloloob mo na maging isa kang kampanerang kuba, eh di kampanerang kuba ka. Pero kung niloloob mo na isa kang magandang diwata, di magiging magandang diwata ka. Ano bang pasya mo tungkol sa sarili mo? Yun ang mangyayari. Because ang itinatali mo sa lupa, itatali sa langit. So marami sa mga limitasyon natin, tayo ang may gawa, hindi ang Diyos. Pag sinabi mong, ay, kasi bobo ako sa mat, o di magiging bobo ka sa mat, paulit-ulit mo lang ang sinasabi, di sige, bobo ka.
At dahil sinasabi mo yon, anong gagawin mo kapatid? Yun ang paninindigan mo. Kasi sinabi mo na eh. Pero pag sinabi mo, no, mahina ako dati sa math, pero gagalingan ko. Gagaling ka. Pinawalan mo sa lupa, papawalan sa langit. There is power in your words. So anong pinagsasabi natin tungkol sa ating sarili? Ano ang pinagsasabi natin tungkol sa ating kapwa? Nakita niyo yung mga magulang pag may mga anak, eh, yung anak ko na yan, dungo yan eh. Mahihiyain yan. Nangyayari nga. So yung paborito mo, ay ito listang-lista, ang ganda-ganda ng anak ko. Feeling maganda nga siya. At kahit hindi talaga siya maganda by the standards of advertising, eh feeling maganda siya, di maganda siya. Kasi ang ganda-ganda mo, pero may inferiority ka, pero ibig sabihin, hindi ka maganda. You make your own reality. So, anong ginagawa natin tungkol sa ating buhay? Tungkol sa mga mahal natin sa buhay? Nangyayari ang sinasabi. Nangyayari ang iniisip. Kaya ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa pagbabago ng isip. Be changed by the renewing of your mind. Ang sabi ng Romans 12. So we've got to change the way we think about ourselves, about the world, about our life. So what do? Rebuke, oppose, and drive away your storm. Pinag-usapan na natin yung mga storm, mga takot, mga panghihina, mga complexes about yourself. Bakit ayaw umalis? Eh, hindi mo naman pinapaalis eh. Ine-entertain mo pa nga. Ganyan din yung halimbawa mga tukso. Di ba ang sabi sa Bible, rebuke the devil and he will flee from you. But why is the devil not leaving? Because you're not rebuking. Akala lang natin kumisan, pinapaalis natin yung tukso, pero hindi, welcome naman talaga. Kaya nandyan pa. Pero pag pinaalis mo yan, aalis yan. Kuminsan, tayo mismo ang nag-iimbita ng mga kahinaan sa ating buhay. O kung hindi man, at least we endure and tolerate and accommodate it. That's why it stays. Non-resistance invites aggression. Non-resistance invites oppression and even occupation. Let me substantiate. Meron kayong malambot na kama at meron kayong matigas na simentong sahig. Saan kayo lagi nahihiga? Di ba doon sa malambot na kutsyon? Kasi ina-accommodate kayo eh. Pagka humihiga kayo, lumulubog siya ng konti, pinagbibigyan kayo. Pag hinagis nyo yung sarili nyo, tumalong kayo doon sa kama, lumulubog siya ng konti. Upon impact, hindi niya nilalabanan ang inyong weight, ang inyong mass. It accommodates you. Kaya gusto nyo doon lagi humiga. Subukan nyo itapon ang sarili nyo sa sahig. Buko lang aabutin nyo. Bale, di ba, sugat. Kaya hindi nyo ipinagtatapon doon. Ngayon, marami sa atin, mga kapatid, laging may problemang tumatapon sa atin kasi kutsyon tayo. Tinatanggap natin eh. Dapat mong tanggihan. Lagi ka nalang, pag kami binastos na babae, laging ikaw na lang yon. Pagbunutan mo ng baril yung mga bumabastos sa'yo pagka hindi nawala yan dyan sa buhay mo. Di ba? Rebuke it! Lagi ka nalang naaapi. Eh, paano ang expression ng mukha mo? Lagi po. Pang-api. Pag inaapi ka, iiyak ka na lang sa isang sulok. Diba? Subukan mong tapangan yung sarili mo kung apihin ka ng tao. Wala namang nang-aapi kung wala nagpapa-api. Rebuke it. Yan ang mga ibig sabihin ng rebuke, mga bagyo ng buhay. Ito may promotion na lang, naiiwan ka. Rebuke it. Puntahan mo yung boss mo. Pwede niyo ako pinopromote. Pero tiyakin mo na may reason ka para ma-promote. Kasi kung kikihiti ka na lang kikibo, paglalampas-lampasan ka talaga ng kapalaran. Kailangan nagre-rebuke ka. Sa pila, ang haba-haba ng pila, may dadalhin doon sa una, lalampas sa'yo. So, kakailisan to, may ayaw nila pumila, ayaw nila pumila. Pero, wala ka naman talaga ginagawa, bubusa-busa ka lang doon sa gilid. Lagi kang malalampasan. Pero pag sabi, excuse me, may pila. Hindi ka laging gaganunin. So, sinasampal-sampal ka ng tadhana dahil lagi nakahain ng iyong pisngi. Inaapi-api ka, nalagpapa-api ka. Nalalampas ka, nalagpapalampas ka. Rebuke it. How do you rebuke? Not just by words. Ipamuhay mo yung strength. Ipamuhay mo yung dignity. Ipamuhay mo yung quality. That's how you rebuke what they call bad luck. By positioning yourself in the path of good things. Kailangan nakapwesto ka. You rebuke people. Pagka lagi ka nalang nilang ginagano-gano, kinakawa-kawawa. Nakita nyo kahit mga magulang, ang laging inuutusan, di ba yung anak na masunurin, ngayon, hindi ko sinasabing huwag kayong maging masunurin, huwag kayong mautusan. Pero may katotohanan yon.
Kaya sa makipagtalo lagi sa matikas sa ulong anak, ito na lang laging uutusan. Kaya si Masuno rin, lagi na lang siya ang pagod. Ngayon, i-apply nyo sa inyong buhay, baka lagi kayong Masuno rin. Rapist na, Masuno rin pa rin kayo. Kinakawawa ka na, polite ka pa. So, ano mangyayari sa'yo? Rebuke your storms. Dati, hindi mo alam ang spelling ng Massachusetts. Kasi hindi mo pa rin alam. Rebuke it. Pag-aralan mo, memoryahin mo. That's how you rebuke it. Hindi mo lang sasabihin, I rebuke you. Di ba? Kakulangan ko sa spelling. Hindi ganun. Hindi mo sasabihin, I rebuke you, evil one. Hindi lang salita yan. You've got to translate the rebuking into action. Hindi kayo papayag. Sa itsura nyo pa lang kasi, bakit ganun? Di ba? Alam nyo naman, nakalagay sa mga restaurant, sando and chinelas, not allowed. Tapos ipagpipilit nyo pa rin, mag-sando and chinelas, hindi ka to'y pinapapasok. Bumibili ka nila lang ng damit, ganda-gandahan na. Kasi para tayong mga pagong, tayo hinuhusgahan sa ganda ng ating mga talukab. Di ba? Kung ano yung shell mo, yun ang tingin sa'yo kung pagong ka. So gandahan mo, para hindi ka apihin. Eh, yung lagi ka nalang parang naluma ng panahon, kinupasan, giba-giba ang sinelas mo, nakaperdible pa. Eh, maaapi ka nga nun. So, maganda nga yung paminsan-minsan, bumibili ka ng mahusay-husay na gamit kahit mahal, konti lang, kasi ang dami-daming mamurahin. Di ba yung mura, yun din ang word for curse, mukha kang mura, kaya ka namumura. Eh, kung mukha kang mahal, ikaw ay mahal. Mahirap bang maintindihan yung mga ganong bagay? How do you package yourself? Do you package yourself to be respected or to be ignored? It's up to you. I'm not telling you to be proud or to be yabang or to be hambog. But what I mean is, ganda-gandahan mo yung version ng sarili mo kung gusto mong tinitingnan ka rin naman. Nasa sayo yan. Rebuke your storm. Sabi ng pangalawang Korinto, 13:5, hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? So you can rebuke storms and you can rebuke negative attraction. Lagi ka nalang nawawala ng cellphone. Pag may nawala ng cellphone, ikaw yun. So anong dapat mong rebukein? Rebukein mo yung kaburaraan. Pagka dalawa, tatlong beses ka nang nawalan, hindi na malas ang tawag doon. Pabaya ka siguro, lapag ka ng lapag kunsansan. Pag may nawala ng bag, ikaw yung nawalan. Pag may nadukutan, ikaw yung nadukutan. Ba't may ganung tao? Sasabihin lang, malas kasi ko. Hindi yun totoo. Meron kang ginagawa sa buhay that attracts thieves. Magbibilang ka ng pera, kita pa ng marami. Pag may hinold up, siyempre, di ikaw. Hindi mo sabihin, lagi na lang kung nagaganyan, lagi na lang kung nagaganyan. Kailang pag-aralan mo yung buhay mo. Because you are not rebuking the negative energy. In fact, you welcome it into your life. That's why it happens. No? Pagka merong ini-ignore, ikaw. Pag may natutokso, ikaw. Nagtataka ka, bakit lahat ng lalaking lasing sa akin kumikindat? Pag matino, iba na ang nililigawan. Eh, tingnan mo, baka panglasing ang dating mo. Nasa sa'yo yan. So, rebuke it. Now, there are storms that probably have to be ignored. There are storms na dapat lang tulugan. So, you can just live through that storm. Sleep through your storms. So, ang choice natin, may bagyo sa buhay mo, labanan mo, o tulugan mo lang. Dapat ipanalangin ngayon kung alin gagawin dyan. Meron talagang tinutulugan lang. Hindi naman lahat ng contest papanalunan mo. Kung talagang physically, hindi ka structured na maging binibining Pilipinas, eh tulugan mo na lang yon. Huwag ka na lumaban dun. Dahil hindi yun pang sayo. May ibang contest na para sayo. Na yun ang talaga, lalaban ka, mananalo ka dun. Alam ba, pabilis ang bangukot ng butong pakwan, talagang world record ka sa bilis, doon ka sumali. Kaya titingnan mo rin yung sarili mong strength, sarili mong galing, doon ka lumaban. Merong tulugan na lang natin yan, hindi ko talaga area yan. Hindi, it's not useful to engage it. Pangalawang Korinto 4:17, ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggaan at walang katulad. So ano ang makikita natin dito na main idea? May mga paghihirap na tulugan mo na lang, lalampas din yan. Wala ka magagawa tungkol dyan, so magpahinga ka na lang, hayaan mo lilipas. Mas malakas ang bagyo, mas madaling umalis. Mas malakas ang buhos ng ulan, mas mabilis matapos. Hindi ka tulad ng tikatik na ulan, yung konti-konti, aambon-ambon mula umaga, umasa ka na hanggang hapon yan, ganon. Kasi dahan-dahan.
So kung mas marami, buhos talaga bigla. So, salamat na lang na buhos na rin. Matatapos na rin to agad. Just sleep through it. Do not panic whenever the wind blows. As long as you're in touch with your inner self, with the God in you, you do not have to always panic. And remember this, you do not have to fight every battle. And like a major train, you don't stop at every station. Hindi natin napagkikita sa bansa natin yan kasi ang mga train natin, eh, hindi naman lumalakad. So, sa ibang mga malalaking mga bansa, malalayo ang mga destinasyon ng mga train, hindi humihinto ang bawat train sa kada barrio o barangay. Malalaking cities lang. So, if you're a major train, don't stop at every station. You don't have to fight every battle. You don't have to concern yourself with every storm. During life and in the course of a lifetime, squalls and wind must sometimes whistle around. But you need not mind them. Just travel on as best as you can and take them as you find them. So what do we do? Pipili kayo, may bagyo. Will you do a disciple and worry? Or will you do a Jesus and sleep? So the choices are rebuke your storm or learn to sleep through it. Learn to live with it. Merong mga dapat na lang tanggapin at huwag nang problemahin sa buhay. Halimbawa, anong storm nyo? Isang kostumbre, isang ugali na inyong asawa, tulugan nyo na lang. Ipanalangin na magbago siya. Bring out the best in your spouse. Pero dahil spouse nyo yan, may mga dapat ka na lang tulugan talaga. Hayaan mo na lang, palampasin mo na. Kasi wala namang mangyayari kung paproblemahin mo lagi. Kaya dapat tayo mag-isip tungkol doon. Tutulugan mo ba o lalabanan? Kasi kuminsan, yung dapat tulugan, nilalabanan. Yung dapat labanan, tinutulugan. Kaya mali-mali ang nagiging bunga. The wisdom can come only from God. Para alam natin kung alin doon ang tutulugan. Pero kung may bagyo man, alalahanin natin ang sinasabi ng Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. So dahil tayo may shepherd, pwede tayong mamaya pa, manahimik, matulog sa mga panahon ng bagyong hindi naman dapat problemahin. Psalm 23:3, He guides me in paths of righteousness. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Kahit daw maglakad sa pagitan ng mga madidilim na mga bundok, sa mga libis na mga mapapanganib, hindi matatakot because God is with me. Not God in heaven, but God in me. God with me. At yun ang dapat nating laging alalahanin. Kahit may mga problema, mga kaimposiblihan, verse 5, You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Kahit may mga problema, may mga imposibleng sitwasyon, kaya kang i-bless ng Diyos. At pag inaalala natin yon, magulo man sa labas, tahimik sa iyong loob, hindi ka magulo. Ang magiging bunga nun, ng pagtitiwala, na lagi mong naalalang nando ng Diyos, Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So where do you dwell? You choose. But you can dwell in the house of the Lord. And the house of the Lord is not a physical building. It's not a physical place. It's a condition of your spirit. It's a condition of your mind. Yun ang kalooban. Pag pinaghari natin ng Diyos sa ating kalooban, nandoon ang kanyang tahanan, dala natin saan man tayo magpunta, hindi tayo mangungulila o malulungkot o matatakot. It leads to peace. It leads to calm, to rest, pahinga, ginhawa. Napaka-importante. Paano tayo nagkakaroon ng pahinga o ginhawa? By fighting and winning, by rebuking the storm, or by sleeping. Change what you can, accept what you cannot. What can be your storm? Nabigyan na natin ng mga ibang halimbawa yung mga bagyo na yan. Napakalayo na nang narating natin mula doon sa bagyong original ng kwento. Pero puro bagyo pa rin ang pinag-uusapan natin. So anong bagyo nyo? Rebuke it. Do not make it feel welcome.
para umalis. Resist it. Tubig man, bakit lumiliko ang tubig? Ang ilog, pag tingnan nyo, bakit lumiliko? Eh, kasi bumabangga sa bato, dililiko siya. Alangan mang ubusin niya, na ubusin yung bato, ipagpilitan niya, liliko na lang siya. Because water follows the path of least resistance. Ganon din ang problema, ganon din ang bagyo. Resist it. Resist the devil and he will flee from you. Huwag niyong payagang tapakan kayo at iiwasan kayo para hindi kayo matapakan. Pero kung tinatapakan kayo, nakangiti pa kayo dyan, ba't naman kayo iiwasan? Eh, madali naman kayong tapakan. So, kailangan you resist. Or what you should not and cannot resist, slip through it. Be above it. Be beyond it.